Matapos ang upset ng Army sa reigning silver medalists Petrogas Angels at Choco Mucho Flying Titans naman ang susunod nilang titirahin. Upset 2.0 nga ba ang magaganap para sa mga titas? At magkikita kaya sa laro ang WongZaga? Pero bago yan mga ka-Vheadz, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging update kayo dito sa ating channel. Hindi malilimutan ng mga fans ang performance na pinakita ng Black Mamba Army Lady Troopers nang ma-upset nila ang former PVL champs na Petrogas Angels. Ito ay sa kabila ng pagdududa sa Army na sila ay mga matatanda na at kaya ng basta-bastang matalo ng mga bagets. Ngayon, Choco Mucho naman ang kanilang tatapatan at looking forward na ma-upset din. Crucial game na ito sa Choco Mucho dahil pinataob na sila ng kanilang karibal na Signal HD Spikers, making their final 4 chances slimmer. Sa panig ng Army, tila ba'y nagsisimula pa lang ito sa panggugulat na mga makakalaban nila this conference. Napakalaking bagay kasi na nabura nila ang top 2 teams last conference, expecting their next games against other teams to be more favorable with them. Medyo tagilid nga sa labanang ito ang Flying Titans dahil base sa mga videos na lumabas sa social media, mistulang may iniindang sakit sa tuhod ang main setter nitong si Dina Wong. Tila na overwork umano ang injury nito matapos ang grueling 5-setter game nila kontra sa Signal na halos binabad si Dina. Malaking kawalan kung magkataon nito para sa Flying Titans dahil kahit pa na may backup sila na si Jem Ferrer, iba pa rin ang height na nadadala ni Wong sa front row. Sa panig ng Army, tila sila ang pinaka-healthy na koponan this conference. Halos karamihan sa mga players nito ay fit at available na maglaro anytime na tawagin sila ng kanilang coach. Tila napansin rin ng mga fans na ibang firepower ang nadudulot ng Gonzaga, Tobino at Morente Trio dahil mapa offense at defense sa ilalim ay bumubuga ang mga ito base sa kanilang panalo kontra Petrogas Angels. Kung mayroon mang lamang ang Flying Titans kontra sa Army ay sa palagay ko, iyon ay blocking at middle blockers nila. Hindi naman kasi may kakailan na halos na sa CMFT ang ilan sa mga consistent middles na sina BDL, Nunag at Ogunsanya. Bukod dyan, may chance rin ang Army na magka-problema dahil kung hindi nila maiwasan ng mga unforced errors na makukumit nila sa laro. Nakasalalay rin sa consistency ni Ivy Perez ang pacing ng Army. Sa panahon na magmamali-mali ito sa kanyang mga setting choices, hindi nila malulusutan ang Flying Titans. Ang inaabangan naman ng marami ay kung magtatapat nga ba sa iisang court ang WongZaga o sina Dina Wong at Jovelyn Gonzaga. Na-link kasi noon ang dalawang ito matapos na makita na nagpalitan ang dalawa ng jersey. Habang nag-workout si Wong, suot-suot nito ang Army shirt ni Jovelyn. Si Jovs naman ay suot-suot ng Ateneo jersey ni Wong with name. Excited ang mga fans na magkita ang dalawa sa iisang court kahit na misto lang, hindi naman na sila dahil may Ivy na si Dina. Muli, abangan ang tapatan ng Choco Mucho at Army sa July 19 sa oras na 2:30 PM Philippine Time. So there you have it mga ka-Vheadz, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on the upcoming videos.